got home and it's already 11:30. And yes, as in kaka-uwi ko lang talaga. Ang daming tao sa labas. As in, kasi man, Friday, payday. Ano na, wait lang, init. Yan. Luksan ko lang electric. Anong init eh. Pero, yan, naman sinasabi ko. Ang daming tao sa labas, guys. As in, yung mga nag-aabang ng masasakyan. Oh, buti na lang, buti na lang. Malapit yung umiulian ko. At buti na lang din, may nakasabay ako. Ay, naku, napakahirap umuwi sana. Pero anyways, guys, eto, nag-ano pala ako, grocery ako kaninang lunch ko. Doon, di ba? Gaya ng last time, meron kasing grocery doon sa baba namin. Nag-grocery na lang ako. And sila mama pala, wala sila dito. Nasabi ko na ba? Wala sila dito. Doon dito sa... Wala sila dito sa condo. Ano sila sa may Alabang? Dalawa sila ng kapatid kong bunso. Kasi, ayun. Kasi may work ako, hindi ko sila ma-accommodate dito. At least doon, yun, nakapasyal sila. Pero bukas, pupunta ko Alabang. Punta ko doon. Kasi, yeah. Ewan ko, mamamasyal kami. SNR at ang balak nila. Tapos, sakto, susunduin ko sila. Tapos dito, matutulog sila mama. Kasi, Sunday, uwi na sila ng Baguio. And balak din namin, bukas, mag-dinner. Sa may boyfriend ko. So, yeah. Pagkasundo ko sa kanila dito. And then, hindi ko lang. Yung boyfriend ko yung bahala kung saan kami kakain ng dinner. Pero, yeah, that's that. Kaya, maaga ako bukas. Siguro, pupunta akong Alabang mga... Try ko. Mga 8. Siguro, or 9. Alis na akong bahay. Para sakto, andun ako mga 10, 11. We'll see. Yung ating mga grocery, papakita ko na sa inyo. Bumili akong egg. Ayan, para sa breakfast ko bukas, and then sa Saturday, Sunday morning. Ito yung mga ano eh, yung mga liners. Meron ako ditong Fabcon, Downy, meron akong shampoo, ano ba? Femwash, ayan, and sabon. Yeah. Champion. Coffee, dalawa. Sugar, yan. Ito na, yung 500 grams na yung kinuha ko. Last time na kinuha ko yung mas maliit dito. Hindi ko alam kung ilang grams yun. Pero yeah, ito na yung kinuha ko. Oil, wala akong oil. Ito muna, maliit. Ito, Highlands na corned beef, yung maliit lang. And then ito. Ito, inisip ko para sa breakfast namin nila mama sa Sunday. Yan. Kasi tatlo kami. So, ito, hindi naman to kasha. Pag ano na lang. Pag mag-isa na lang ako. And then, ito. Youngstown na sardines. Yakult. So, ayusin ko muna to, guys. And then, later, kain tayo. Gusto ko kumain. Mag-noodles na ako. Noodles na naman. Okay, ayusin ko muna to. And then, luto tayo ng noodles. I can show you your heart is... Guys, I'm done cooking. And yeah, we're about to eat. Oh my goodness! Okay, yun. As I was saying, tapos na akong magluto. And ito yung niluto ko lang. Yung noodles, ayan. And then meron din pala akong extra. Pangatnya, adobong sitaw, and then rice. Ito yung extra kong ulam kaninang umaga. Anyways, eto muna tayo guys sa noodles. Kasi, mas masarap to pag ano eh. Pag mainit. Pero, also have here my water. Lord, thank you for this food. Ano ba? Wait lang ah. Subo lang ako. Asa lang. Ito yung noodles na gusto ko talaga. Na pang-meriyandahan na hindi ulam, ganun. Pag nag-crave ako ng carbonara,
As in, mabilisan lang. Ito, ito yung go-to na instant na niluluto ko, kinakain ko. Yung sa Nissin. Tapos na. Next. Ito. Rice. Alam niyo ba, nagpapataba talaga ako. Kasi dami nang nagsabi, ang payat ko na daw. Hindi naman ako nagda-diet, hindi rin naman ako, ano, kain nga ako ng kain eh. Pero kasi, hindi ko alam. As in, napansin ko rin naman. Diba? Nung umuwi kasi ako, napansin nila na, hala, payat ko na daw, ganyan. Sabi ko, I know, right? Ayan. Sinabi ko lang naman sa kanila na, nahirapan lang ano lang magpataba. And, like, ngayon, mas matapang na talaga ako. Ito, pang ilang kain ko na to, guys. Ng rice, ha? Tapos, parang nangyayari, actually, ang payat ko, oh. God! Ang payat ko. Ay, hindi ko alam. Nag-start siya last year ba? Around February or March, something. Ayan. Though yung payat ko nun, parang okay pa eh. Pero ngayon talaga, as in, hindi ko alam, ano nangyari talaga? Bumilis yung metabolism ko, or tapos, nung na-hospital ako, July last year, na, dun din, medyo payat na ako nun. Hanggang, ayun, pumayat. Try ko mag-insert ng picture ko dati, nung medyo chubby-chubby pa ako. Ayan. Ganyan yung itsura ko 2 years ago. Gusto kong magbalik yung kahit dito lang sa may mukha. Napapansin talaga na pet ako kasi yung mukha ko sobrang ano niya. Like ano kasi siya parang ano yan. Maba kasi baba ko talaga. So, lalo pa siyang na-accentuate na parang ang haba talaga ng mukha. Ayan. Ay, gusto kong ibalik yung medyo chubby-chubby ako dito. Medyo kahit naman tayo dito. Alam niyo ba? Naipon na yung i-haul ko. Hindi ko pa nagagawa yung mga makeup ko. Eh, hindi ko pa matry-try kasi hindi ko pa sila na-haul. Gusto kong i-haul muna. Bukas sana ma-haul ko na. Sana, bago ko mas bukas, mag-haul ako. Meron pala tayong bagong product na na-receive. Well, binili ko siya. Sarap. Ang ganda ko dito sa makeup ko ah. Pinuro rin na naman yung sarili. Pero, guys, alam niyo ba? Itong makeup pong to, ang gamit ko dito yung ano, yung Koreans na BB cream. And gustong-gusto ko siya talaga as in. Though gusto ko rin naman yung Sabelo. Pero, alam niyo yung Sabelo naman kasi hindi siya as in full coverage, di ba? Pero yung Koreans talaga as in, pack na pack talaga. And, looking at the mirror,
okay pa rin yung coverage niya kahit ilang oras na nga nakalipas. Nilagay ko to mga ano, 11 to siguro mga 12, ganun, 12 na lang. 12, so 12 hours na, 12 hours na to sa mukha ko. Tama ba? 12? 12 na, ano ba? Bobo? Natapos na akong mag-bihis and all. Kakahilamos ko lang. Gosh, punang pala na naman. Pero yeah, ito pala yung mga i-haul ko. Gusto ko lang i-try yung, ano ba yun? Yung moisturizer, yung aloe vera ng Fresh Skin Lab. Kasi ang tagal nito. And gusto ko siyang i-try. Though, mag-haul naman ako bukas. Pero yeah. Ito na. Papakita ko na sa inyo. Ito. Gusto ko siyang i-try. And ito yung ano, current na Jeju Aloe ko. Yung isa sa mga holy grail na Jeju Aloe na ginagamit ko. Ito yung from the face shop. So, yes. Ito, konti na lang to. Ito, marami pa naman. Pero, malapit na rin siyang paubos. Pero, ganyan yung sura niya. Yan. So, try natin to, guys. Oh. Ayan din. Same lang. Hmm? Okay. Same lang din ng amoy. Kamusta to bukas? Oop! Konti pa. Isasama natin ito sa haul natin. Kaya balik natin siya sa plastic. Okay. Let's just leave it on our face for siguro mga 1 to 2 minutes. So, basically, nag-iba yung skincare ko. Nasabi ko na ata na nag-iba yung skincare ko for the past 2 weeks na, 3 weeks. Yan. Yan. Ngayon ko lang actually ulit nilagyan yung mukha ko ng moisturizer na yung aloe vera. Kasi usually, ang ginagamit ko is ito. Well, dati ang ginagamit ko yung aloe vera, yung toner from face shop, yung Rhyceramide something, tapos yung sa eyes ko, same lang, pero yung dalawang yun, yung moisturizer and yung toner, ni-stop ko na siya. Ang ginagamit ko lately, for the past 3-2 weeks na, is ito, yung from Fresh Skin Lab na Face Mist Collagen, yan, ito lang ginagamit ko as a moisturizer, and then on top of that, nilalagyan ko ng clears. Pero dito ako nagko-concentrate. Kasi kung napansin nyo yung sa mga videos ko dati, as in dito nagko-concentrate yung mga maliliit na pimples, ganyan. Tapos dito. Pero more on dito sa cheeks. Pero yeah. And guys, by the way, ito palang Fresh Skin Lab na to. Hindi pala to yung inahanap ko. Hindi pala to yung napanood ko last. Hindi ko alam kung saan yung video yun eh. Pero hindi pala ito. Kasi meron din ice Jeju Aloe. Ano ba? Yung parang yung Jeju Aloe na ice din. Ganun din yung packaging niya. Pero iba pala to. Pero Fresh Skin Lab din siya. So, yeah. Iba yung nakuha ko. All this time, akala ko ito yun. Pero hindi pala. But so far, this is okay. And tingnan nyo, kalahati na yung nagamit ko. Almost, kalahati na. Yan. So, hindi ko ito gagamitin tonight kasi ang ginamit natin yung fresh na Jeju Aloe. Ano ba yan? Paiba ba yung pangalan na sabi ko? Yung ice. Pero yeah! Okay na yung nilagay natin. So, lagay tayo ng clears. Yan. Konti-konti lang nilalagay ko dito dahil medyo, ano naman, kasi tinitipid ko siya. Ang mahal kasi nito, 1,000 bili ko to sa Yes, dahil pa ito nabili. Pero alam ko meron din naman to sa May Beauty Manila. I think. Meron din ata to, no? Althea. Pero, still,
pricey siya, like malapit nang mag-2,000. Pero ano, I think it's working sa skin ko kasi though hindi niya completely as in nawawala, pero kahit papaano yung mga bumps dito sa ano, sa cheeks na area ko, hindi na siya ganun kagrabe unlike before. So I think it helps. So ubusin ko to and I'll see kung magre-repurchase ako. Kung maubos ko to at naging maganda yung result niya ng super, oops, well, I might consider repurchasing. Ito na, yung aking eye cream from Innisfree. Hindi ko lang kung ilang sachets na lang yan natitira. Pero napakita ko na to dati eh, na yung mga sachet lang yung na, meron sa akin. Hindi ko, wala ako nung as in full size nito. And naglagay na pala ako kanina ng Nivea na lip balm. Since yun na yung skincare natin, alauna na. So I have to edit kasi maga pa ako bukas. Hopefully, magising ako ng maga para ma-film ko na. Pero I'll do my best to film na yung get ready. No, not get ready. Yung haul. And then, try ko isang get ready with me video. Ayun. I'll see you tomorrow. Good night, guys.